Wala na po kontrahan. Hanggang to the highest level na nakakalurky talaga. Ito po ang tambalang Chris Chuper. Mga halili kay Nicole Yala, ako po si Lala Banderas. Napaaganda talaga ng partner ko. Yun grabe. Pero mas lalong gaganda kung tatanggalin po ni Lala Banderas ang kanyang show. Alam mo, kanina nyo pa ako pinag-initan. Hayaan mo siya dyan, baka malunod. Oo nga. Oo, baka masyado siyang malamigan, alam mo yun, mag-inflate. Hindi, mamaya, maganda yung medyo may pananabik ng konti. Ayan, yan, yan. Mamaya natin hintayin na tanggalin po ni Lala Banderas ang kanyang show para makita natin kung gaano kaganda ang buhay. Manyak na manyak. Well, thank you in advance, Lala Banderas. Uy, salamat din for having me again. At syempre, mas exciting yata ang pag-uusapan natin ngayon, Jopel. Oo naman. Ito, pakinggan nyo mga kaibigan, ang ating usapin ngayong araw na ito. Okay lang ba sa inyo yung sinasabi nila na okay lang naman babae ang mga lalaki? Oh, yung pag sinasabi, parang natural lang yun. Oo, oh, para binibigyan na kaagad talaga ng karapatan ng mga lalaki na naman babae. Yung pagka, ka may laman. Sige nga, alamin po natin ang opinion ng ating mga bisita. Sila ang contestants or candidates ng Teen Icon Model Search 2014. Hello! Ayan. Lala Banderas, sila ang ating makakasama. Sila-sila yung mga magtutunggali tungkol sa ating topic ngayong araw na ito. Oh, mga bagets to, pero malay mo, di ba? Yung maturity level ng utak nila, kakaiba na. Oo nga, kanina off ka mga kaibigan. Magsasapakan na sila. Oo, madaldal na kaagad. Toss coin pa lang eh. Nagtatalo-talo na kaagad sila. Paano pa kaya pag binigay na natin yung mikropono at magdebate sila sa ating usapin ngayong araw na ito. Sino ba dito ang pabor na manlalaking, ay mambabae nga naman ang mga lalaki at sino ang hindi pabor? Sila pabor naman lalaki, eh naman babae ang mga lalaki. Sila, ayaw nila. Hindi pa bor. Sige, mamaya natin sila isa-isahing tanungin, Lala Banderas. Sa pagbabalik po ng tambala, ang Chris Chuper. At syempre, Lala Banderas, dito lang sa DZRH. Ito kami, bigay ng hindi. Tambalang lungkot na papawi. Welcome back mga kaibigan, kasama niyo pa rin sina Chris Chuper at syempre si Lala Banderas. Ito na nga. Ito na ang hinihintay natin. Ang ating usapin, Lala Banderas, ay kung pabor nga naman kayo o hindi kayo pabor na ang mga lalaki ay mambabae. Alam, mas curious ako doon sa opinion nung ano eh, nung okay. Okay lang. Yung nagsasabing, okay lang na mambabae ang mga lalaki. Bakit kaya? O, bakit kaya, no? At syempre, kasama natin ngayong araw ang mga contestants ng Teen Icon Model Search 2014. Yun! Ang mga nagagawa puha, ang mga naggagandahang kandidata, mga batang-bata sila, totoo, partner. Totoo, batang-bata, parang tumanda ako ng 30 years. Hindi naman, parang ang you belong with them. Ayaw nga, no? Parang dapat dito ako. Okay. Sino nagsasabing, okay lang? Kayo. Bakit sa tingin nyo, okay lang na mambabae ang mga lalaki? Kasi sa tingin ko po, mas okay na mambabae ang lalaki kasi parang ang pangit naman tignan kung yung babae ang manlalaki. Ganon! Ganon!
At saka... Ganon! At saka parang natural na lang sa mga lalaki yung mambabae. Kaysa naman, yung mga babae, mga lalaki, parang talagang pangitignan nun. Oh. So sinasabi mo, hindi pangitignan kapag ang lalaki ay ng babae. Oo, parang natural lang daw. Parang kinalakhan na ng mga Pinoy na ganun talaga yon. Oh, sige nga. Oh, bakit? Bakit? Anong inaangal nyo dyan? Oh. Anong gusto niya sabihin? Bakit ka papasok sa isang relasyon kung hindi mo naman mahal yung babae, di ba? Oo nga naman, may mahal. May dapat, mahal ka na, may karelasyon ka pa, mangahanap ka ng iba pa. Dapat siguraduhin mo, bago ka pumasok sa isang relasyon, mamahalin mo siya, maging loyal ka sa kanya. Eh baka naman kasi nagkukulang ka na sa boyfriend mo, kaya gano'n. Yun! May pinaguhugutan. Di ba kung may pagkukulang, dapat pinag-uusapan? Oo nga. Baka naman kasi sobrang laging inaaway mo siya. Pagod na siya. So parang ito sinasabi ng kabilang grupo na hindi daw pala kayo loyal eh. Oo. Kasi di ba, para hayaan ninyo namang babae yung mga jowa, yung mga boyfriends ninyo, yung mga asawa ninyo. Mm-mm. Ibig sabihin, walang loyalty na gaganap. Mm-mm. Kaya wala kayong karapatang makipagrelasyon kasi nga hindi sila loyal. Ano, wala daw kayong loyalty, ha? Pero kaming loyalty sa pamilya. Nasaan ang loyalty doon? Nasaan? Sa pamilya po. Bakit yung loyalty nila, Chopper? Yung loyalty nila, masyadong madami kaya ibinabahagi sila. Ah, tama. Na parami. Loyalty are meant to be shared, ganun. Oh, teka, may sinasabi ulit siya. Oh. Pag as a relationship ka, yun yung girlfriend mo, yun yung boyfriend mo, dun ka, hindi ka na pwede maghanap ng iba kasi nga, yun yung girlfriend mo, dun ka committed. Tama. Pag-break ka na lang kung gusto mo ng iba para walang pambabae at walang panlalako magaganap. Oh, hindi daw ganun, oh. Hindi ganun yun. Hindi daw ganun. Sa isang relationship, walang perfect. So lahat nagkakamali, pero okay, mas okay tama lang yun, na tama. Nagkakaroon ng babae yung lalaki, wag lang man lalaki yung lalaki. Oo, tama yun. So kumbaga sila, tanggap na nila na sa isang relasyon, may lokohan talaga. Ganon ba yung sinasabi nyo? Kasi sabi nyo, walang relasyon perfect. So tanggap nyo na sa mga sarili ninyo na may lokohan lang ang nagaganap. Ganon ba yun? Walang forever. Ano yung nanay tsaka tatay niyo? Wala, naghiwalay niyo. Wala. Hindi yan. Hindi mo kailangan isama yun. Nakikinig daw yung nanay at tatay niyo. Hindi nyo kailangan isama yun. Kasi nga, sa relationship tayo magbe-base. Hindi yung sa family. Boyfriend, girlfriend. Yeah. Okay, pero nakikita ko kasi talaga, Chopper, yung pinag-uusapan talaga nila dito ay yung pangangaliwa itself. Tama. Pero bakit nga ba kasi mas okay tignan na ang lalaki yung nangangaliwa, hindi yung babae? Ano yung justification aside from being normal na yun? Correct. Marami nang gumagawa. Oo. Actually, marami din man ang babae na lalaki, hindi lang halata. Oh, hindi naman masyara. Naglang defensive. Hindi naman masyara. Pero bakit nga ba na mas okay ang lalaki ang mang babae kesa yung vice versa? Bakit? Kasi po sa babae may mawawala, sa lalaki naman po walang mawawala. Uy, meron kaya! Meron kaya! Bago mo mapapayag ang babae, gagastos ka muna. Pera lang. Kaya, kaya may nawawala. O di ba, siyempre magde-date muna yung kakain kayo sa labas, mamamasahe kayo, so may nawawala. Huwag ka nga nagiging defensive. Hindi pala ako kasali. Host pala tayo, host. Mamay sasabi si kuya. Sina. Yan, na. Ay, nawawala ng virginity, pati rin naman mga lalaki. Hala, virginity agad? Di ba pwedeng pera muna? Di ba pwedeng energy muna yung nawawala? Hindi kami pabor dyan. Kami bakit? Lagi naubusan ng pera. Oh, tama. Uy, di naman lahat ng... Hindi ba makapalawa kaya nagpapalibre? Di naman lahat ng lalaki yung gumagastos. Minsan babae pa. Oh. Ah, yun yung mga ano, yung mga babaeng hindi kagandahan. May goat. Sila yung gumagasa sa lalaki. Alam mo, meron silang yung usapan. Iba din yung ating. Tara nga doon. Dumadami yung angulo ng usapan. Doon nga tayo mag-uusap. Bigyan natin isa pang angulo. Yan, para marami ng angulo, ang gulo-gulo. Kasi daw, di ba, kung yung lalaki, mambababae, normal lang. Paano kung yung lalaki, nang lalaki na din? No, paano pag ganun? Paano yun? Iba na po yun. Ah, iba na yun. Ibang usapan nga naman yun. Ibang kwento na.
Oh, gusto ko pa mapakinggan niyo yung side ng iba. Oo, bakit sa tingin niyo? Siya, sabi niya, okay lang kasi sa babae, may mawawala sa lalaki. Sabi niya, wala walang mawawala. Wala kasi mawawala sa lalaki. Bukod sa pera, wala na daw. Oh, sa'yo naman. Okay lang po talagang mambabae ang lalaki dahil po nature na po nila yon. At saka po, hindi naman po ng mabait kaya kami. Hindi naman po ng bababae. Paano magpabait ng mukha? At saka, at saka hindi naman po mambababae yung lalaki kung hindi nagpapakita ng motibo yung babae. Ah, so ibig sabihin kasalanan ng babae. Hindi ah, kung hindi nyo rin naman din kami tutuksayin, di ba? Ganun naman yun eh. Mapusok. Yung side ng mga lalaki, pakinggan natin. Kayo, bakit sa tingin nyo? Bakit sa tingin nyo okay lang naman na mambabae kayo? Para sa akin po, okay lang naman as long as nabibigay ko yung needs ng dalawang... Sa akin, alam mo, magandang point yun, ha? Magandang point yun, ha? Bakit ka mambababae kung wala kang pampanlala mo doon sa pangalawa? Ayan! Diba? No? Yung mga tipong, may means ako eh, kaya ko eh, kaya doble pa. Guwapo sa Muslim. Pero gusto ko marinig yun sa lalaki sa kabila eh. Kasi syempre sila yung lalaki, sila yung sinasabihan na natural lang na mambabae kayo. Pero bakit sa inyong side, hindi kayo naniniwalang mga lalaki kayo na natural kayong mambabae? Ayaw nyo kasi. Kasi bilang lalaki, it is the biggest mistake that we can have in our life na paiyakan yung mga babae. Bakit the biggest mistake? May nose blood. Kung makikita mo yung babae na umiiyak, para mo na rin sinaktan yung nanay mo na umiiyak. Oo nga naman! Isipin din nila yung kapatid, anak, tapos yung mga nanay nila, syempre. Ayan. Kung nalalaki yung boyfriend ng kapatid nyo umiiyak. Bilang lalaki, maaawa ka sa kapatid mo kasi umiiyak siya, di ba? So sinasabi mo ba na itong grupo na to, mga manhid to, hindi nakakaramdam, ha? Heart like stone. Oo, di ba? Ano masasabi ng mga lalaki dito na pag kayo daw ay okay lang sa inyong mambabae kayo, eh parang dinidisrespect o hindi nyo na nirerespeto pati yung nanay nyo at mga kapatid nyo babae? Anong sasagot mo sa kanya? Para sa amin, hindi naman nanay ang pinag-uusapan dito eh. Oo nga naman. Kaya nga naman kasi dinadamay mo yung nanay eh. Wala ka ba yung nanay? Oo nga naman. Nagre-reflect din yun. Ano yung damayan ng nanay? Kaya nga may kasabihang damor damenier eh. Magpakaramdam. Damor damenier. Ang kapal na pala mukha mo kung gano'n. Hindi ko kinain damor damenier. Tsaka nagpapakatotoo lang naman kami eh. Kaya nga may kasabihang we are born to be... True, not to be perfect. Oh! Meron kayong ganun, wala kayong ganyan, wala mamaya. Wait lang. Mag-isip muna kayo ng quotation dahil. Mag-commercial break muna tayo, wait lang. Kasi ang kapal ng mukha mo. Ay, ang kapal daw ng mukha mo. Stay loyal, stay faithful. Sige, mamaya, reserve niyan, reserve niyan. Reserve yung energy niya, grabe pala, energetic pala yung mga batang to. Hindi tayo prepared doon, mga partner. Pagkabataan talaga, taas ng energy level. Oo, meron siya sinabi English, nakalimutan ko. Hey! Ang dami pa natin, dapat pag-usapan, Chuper, ang dami-dami pa. So, sa pagbabalik po ng Tambala, ang Chris Chuper. At Lala Bandera, sida lang sa DZRH! Abang ng taxi, late ka parati. Don't worry, nandito kami. Halatag mo, gabi fast, let's go! Masayo tayo, ramdam natin, Lala Banderas. Masayo tayo, kala mo bagets. At syempre, ang pagbabalik ng Tambala, ang Chris Chuper. At syempre, Lala Banderas. Kasama pa rin natin, Lala Banderas, mga kaibigan, ng ating mga bisita, mga nagagandahan at mga nagagwapuhang candidates ng Teen Icon Model Search 2014. Ayan, at syempre kanina nga pinag-usapan natin kung okay lang ba, pabor ba sila o hindi na ang mga lalaki ay tuluyan ngang mambabae. At ngayon, makakasama natin yung side ng hindi pabor. Yun, yung sila ayaw. Yung ayaw nila na mga lalaki hindi dapat ng bababae. Mm-hmm. Bakit? Isa-isahin natin. O, ikaw muna. First of all, yes, first of all. Try natin yung second of all. Second of all, tapos ikaw third of all. Third of all. Okay, first of all, when we enter to a relationship that we are sure na ito na yon or
seryoso tayo kasi pumasok tayo sa ganun. Kasi kung hindi, hindi yun relationship, it's flirtationship. Oh! Bagay na flirtationship. Kailangan pag sinabi mo yun, may attitude to pair. Correct, may pagtaas ng kilay. Ganun. Flirtationship. Nice yun ah, bagong coin term yun ah. Dahil hindi naman daw talaga dapat nangangaliwa kasi hindi daw relasyon na tawag, flirtationship. So tama nga naman, kung gusto mong lumandi, di lumandi ka na lang. Huwag kang makipagrelasyon kasi it's a totally different thing. Mm-hmm. Yung relasyon at flirtation. Yun. Oh, may ganun palang ano, flirtationship. Oh, tingnan natin. Oh, ito naman, second of all, yes? Ano po, mahirap din yung masaktan yung babae sa isang ganda niya na para siyang Korean. Mamaya na pagsalitan mo muna siya. Di na sorry, di ko napigilan yung sarili ko. Kasi once na masaktan yung girl, ano, hindi nila mababalik yung pagiging broken-hearted sa malambot yung puso ng babae. Diba, kumbaga, ma-broken-hearted man, mahihirapan, maibalik ulit. Hindi man maibalik, mahihirapan. Oo, kasi kami, pag nasaktan ng mga babae, tumatatak sa isipan namin yan eh. Totoo. Ito yung tinatawag nating emotional trauma. Ang babae pa naman ang tagal bago makalimot. Totoo yan, saka napaka-OA namin sa lahat ng bagay, OA kami. Oo, ang dami-daming issue sa buhay lagi. Oo, no, yun na nga, ang dami na nga namin issue, lulukoyin nyo pa kami, hindi na masaya. So tama yan, di ba? So wag na nating dagdagan ng issue pa ng mga babae. So wag nating hayaan na mga lalaki ay mambabae. Nice point. Yes. For me talaga hindi po dapat kasi sa isang relasyon, kailangan lalaki at babae lang. Hindi na pwedeng magdagdag pa ng another girl sa relasyon. Paano kung anak nila hindi din pwede? What I mean, girl. Charot lang, charot. Yung pagiging two-timer, magano, hindi na po pwede talaga yun. Saka, kung mahal mo talaga ang girlfriend mo, dapat panindigan mo yung relationship ng sinasabi mo. Correct. Kung nga naman. Pero totoo ba na, kunyari, di ba, the reason why yung iba kasi talaga natitemp na mga liwa is because hinahanap nila yung kakulangan ng isa sa iba. Naniniwala ba kayo doon? Paano kung sa puntong ito, kuya, since ikaw na yung susunod, paano kung may kulang talaga sa partner mo, pero mahal mo siya, it's just that may hinahanap ka. Paano yun? Hayaan mo na lang bang kulang siya, may puwang sa puso mo, basta hindi ka hahanap ng iba o hahanap ka? Hahanap ka pa rin. Kasi para po sa akin, sa pag nagmahal ka, all you need to have is acceptance. Acceptance of the girl. Acceptance of? Acceptance sa girl na kung anong meron siya, tanggapin mo dahil mahal mo siya. At kung may kulang man siya sa tingin mo, pwede naman pag-usapan yun eh. Sabihin mo kung ano yung mali para aware din siya dun sa mga mali at pagkukulang niya sa'yo. Oo nga naman, walang taong perfecto. Lahat tayo may mga flaws. Lahat tayo may mga imperfections. Wala tayo kulang-kulang. Tama. Ay, alam mo, nasobrahan tayo doon, partner. Ito. Tama yun, no? Kapag alam mong kulang yung taong minahal mo, hindi nakita mo yung imperfections, huwag mong hahanapin yung kakulangan niya sa ibang tao. Oo. Kasi hindi ka naman talaga nagmahal para mapuno eh. Tama. Nagmahal ka para magpuno. Yes! Oh, ang dami ko nakukuha. Ang lalim ng pinagugutan. Been to several relationships kasi. Mga 100. Ang dami pala. Nice point din yan. Nice point. Ayaw mo na bababae ka kasi... Bilang lalaki. Oh. Hindi ba yun kawalan sa ego ninyo? Kasi syempre, di ba, ang lalaki, pag mas maraming babae, mas pogi. Naniniwala ano ka ba doon? Hindi rin kung hindi naman kasi physical or ano yung tinitingnan dyan eh. Yung... Ano ka ng spiritual? Sa bagay. Financial, no? Minsan financial, no? Oo. Ano? Tinginan na lang, pagkatapos. Kung hindi physical, anong tinitingnan? Tinitingnan dyan yung ano yung parang... ugali ng isang lalaki, yung tunay na lalaki para sa kanin, hindi siya nananakit ng babae. Minamahal niya ng totoo. Lalo na ng tanda. So ayaw mo makasakit ng babae, kaya hindi ka mambababae. Yes. Oh, ikaw ba nagkaroon ka na ng girlfriend? Yes. Ilang beses? 2. Oh. Ah, bakit kayo naghahiwalay? Kasi, ng babae ka ano? Hindi. Nalalaki siya. Nalalaki pala. Oh, which led me to the next question, oh, ikaw. Paano kung yung girlfriend mo naman ang nang babae? Tapos ikaw loyal. Gagante ka ba o iiwan mo na lang siya? Hindi ko po gagantihan po. Dahil nga po yung... Hindi ko gagantihan? Yes po.
Dahil yung... Alin doon? Isusumpa mo lang! Hindi mo gagantihan. Sabihin nga pong yung isang pagkakamali, hindi na may tatama pa ng isang pagkakamali. Ganun talaga. Ano gagawin mo? Napakinggan mo lang yung sinabi ng nanay mo, ginaya mo lang eh. Oo. Ganun ba? Kaya-kaya na tayo. Namama na yan. So ano tama gagawin yun. Mo? Iwan mo na siya. O tatanggapin na lang yung niloko ka niya? Ganun? Oo. Mag-uusap kayo o ano? Kausap. Apir na lang, ganyan. Apir. Oh, thank you, dude. Salamat. Ganun. Kausapin din po. Pero kung ayaw niya din na po sa akin, bakit ko po siya pipigilan po? Mm-hmm. Dahil kung mahal niyo po siya talaga, palayaan niyo po. Yes. Oh. At saka, hindi ko alam mong nanloko siya ng gano'n, hindi ibig sabihin, hindi kanya mahal at hindi dapat inaalagaan yung mga gano'ng klase ng tao. Oh. Pero, kaya pong... Sige, may, gamitin mo yung mic. May kanta po na, dahil mahal kita, handa ako magparaya. Oh. Totoo ba yun? Pero ang sabi na, kapag mahal mo ang isang tao, dapat ipaglaban mo. Oo nga, may gano'n din. Saan ka talaga? Katwira ka po, tama. Ba't di ko po paglalaban? Yun! Oh. Oh, diba? Ano pa mga movie alam nyo? Oh. Yung mga linya sa pelikula to eh. So hindi ka talaga mamba babae. Mm. Kahit alam mong niloko ka na nung babae. Nung naging jowa mo. Hindi po. Ayan. O kung ikaw naman ate, sabihin na natin yung kapatid mo naman, yung namba babae. Lalaki yung kapatid mo ha, namba babae siya. Paano mo sa kanya i-explain na... Hoy, wag kang mambabae. Oh, wag kang ganyan. Wag ka nang bababae. Masama. Bad yun. Ganyan. Explain ko po sa kanya kung ano yung nararamdaman ng babae. Kapag... Ano nga ba? Nararamdaman ng babae. Kasi parang ano kasi yan eh. Explain ko po sa kanya na kung gaano kasakit, ano yung magiging outcome, paano i-outcome nung babae na naloko, yung ganong feeling. Kasi, naloko ka na ba? Nasaktan ka na ba? Brains natin, partner! Hindi pa naman po kasi bata pa naman po ako. Di pa so po. Kami matanda na kami sa paligid mo. Sinasabi mo ang may edad na kami. Ganun. Sa ganun. Nagkaroon ka na ng ilang boyfriend? Hindi naman po talaga boyfriend. Parang MU lang, ganun. MU. Ano pinatay ba ng MU sa fling? Fling? Pag fling po kasi para sa akin, parang flirt lang, ganun. Yung nakakiskisan mo lang ng puwet sa bar, ganun. Diba, ang gulo nun? Yung MU at saka fling, naguguluhan ako sa kanila. Pag para po sa akin kasi, pag sinabing MU, meron yung love para sa isa't isa. Oh. Yeah, yun, mutual feelings po. Kasi pag flirtation naman, yung ano lang yun, parang... Eh, ba't hindi ka natutuloy? Ba't hanggang MU lang, eh love naman pala? Oo nga. Kasi po, bawal po. Ah, bawal, bawal ka? Pa po. O, sige, sino nagbabawal siya? Sino? Sino? Daddy ba't po. Ay, daddy. Daddy. Oh, sige, sabihin na natin ito na yung last point na mga hindi pabor talaga sa mga lalaking nanluloko. Bakit, ate? Kasi po, bakit ka pumasok sa isang relasyon kung hindi mo naman pala kayang tuunan ng intention, 'di ba po? Oh, paano kung along diba, the tama. Way, along the way you find yourself in a spot na hindi mo alam kung mahal mo pa o hindi. Tapos may dumating, someone came along. Paano gagawin mo? Eh di, mas pipiliin ko pa rin po kung ano yung sinasabi ng puso ko. Yes, ano sinasabi ng puso? Nagsasalita ng puso. Papakiramdaman. Tsaka, hindi ko ito yung lalaki, nakasakit ka din. Mm-hmm. Kung gano'n ang banatan, nakasakit ka din. Kasi someone came along, binitawan mo siya, nakasakit ka pa din. Anong pinagkaiba nun sa nangaliwa ka na lang ng todo para masaya siya? Oh, selfish yun, partner. Mm-hmm. Paano yun? Kasi selfish ka nun, dahil di na ako masaya sa'yo, ayaw naman kitang saktan, hanap na ako, babay na. Ganon? Hindi. Ipapaliwanag ko sa kanya kung ano yung talagang nararamdaman ko. Kasi kung mahal niya ako, iintindihin niya kung ano yung nararamdaman ko, di ba? Tsaka it takes a real man to realize a one woman is enough. Whoa! Oh! Ano ulit yun? Ano ulit? Sabihin mo nga ulit. It takes a real man to realize a one woman is enough. Oh, isa ba nga? Ayoko na. Maganda ka. Ba't may inulit-ulit? Oh, totoo yun, di ba? Totoong lalaki yung magmamahal ng iisa lamang babae. Oo, dapat nakukontento na siya sa kung ano yung kayang ibigay ng iisang babae lamang. Tama. Pero excited na ako sa kabila kung paano nila ito lalabanan. O, paano nila ika-counter ang opinion ng ating naunang grupo. Uh-huh. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Tambala, ang Chris Chuper. At Lala Banderas dito sa... DZRH! Mr. and Miss DJ, kasama nyo kami buong araw magdamagan. Nakikigulo, bumiksena sa buhay-buhay. At ang saya pag nasan kayo.